Ayan mga Karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayo lahat? And welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, April 12 po ngayon, araw po ng Biyernes. Ayan, nandito tayo sa phase 1 para makapagbigay din ng update. Okay, bali mga Karos, ikutan uli natin lahat ng ginagawa natin ngayong araw po. Simula umaga hanggang hapon. Kaya samahan niyo po muli kami sa pagbibigay po ng update dito sa mga house improvement na project namin dito sa Metroville at saka rito sa Lumina. Ayan, enjoy watching po. Pag ginamitan po natin ng spray ganyan, maluwag-luwag naman yung kalsada. Hindi naman po masyadong daanin to. Ito yung ulan. Siyempre, sobrang lalim naman. Ito po yan. Kapag ginawa yung yung bubuhayin pa rin natin kasi clean out yan para dun sa septic tank. Sa Metroville, pumahig naman pala si ano. Yan, okay na tayo rito. Ayan ah. Okay. Tara. Kailangan. Kompletuhin na lang yung iba ka. Pwede. Yung bracket natin ha, pre. Nasukat mo naman ha. Ayan yung copper tube line. Yan, bali, hintayin na lang yung drain. Ano? Para ka nasan yung sila nito. Ayan, yung piso namin. Kailangan to mas maganda na eh. Pinturado na. Sir, si Gary, 5 years compressor. Okay, dito tayo sa phase 1. Ito yung inner na row house na ginagawa po namin. Ayan, malapit-lapit na rin po matapos to. Ayan, pinapauna lang po natin yung mga lahat ng finishing carpentry. Kasi yung mga finishing carpentry dito, sobrang dami. Ayan, madami po talaga. According lang po or versus lang dito sa laki ng area, ng floor area, tsaka ng extension. Ayan, malapit-lapit na rin matapos to. After noon, magbibigay po tayo ng punch list na dun sa finishing. So sa finishing, yan, pepestuhan nila Kuya Dindo to. Ayan yung sa mga nagagawa rito. Ayan na. Halos okay na. Ayan si Jamil. Jamil, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Bali, syempre, ano nga ba ang mga materials na ginamit para magawa to? Yung pinakahuli, kailangan meron tayong ano. Kailangan meron tayong air compressor. Yan para magawa po natin to. May gumagawa nito pero hindi na gumagamit ng air compressor. Pero mas maganda pa rin yung quality na may spray. Ayan, bali dito sa bed box. Ito kasi hindi na maabot ng ano to. Ng kamay ng tao. Masikip na yan. Pag ginamitan po natin ng spray ganyan, ang tendency pwedeng kumalat lang. Tsaka lumuha. Bali, ang gagamitin ni Jamil na method dito, ano to, roller na mill, roller. Yan, roller yung gagamitin niya. Pero hindi na, ano, hindi na locker type to, mill na. Hindi na. Yan, hindi na locker type, QDE type, pero may haspe pa rin, kagaya nito. Ayan. Ang tawag doon isa, semi-duko. Yan, semi-duko finish ang tawag doon. Yan, meron na rin po ito. Ang ganda, parang kala mo eh. Naka-laminate pero pintura lang po yan. Ayan, nag-apply pa rin si Jamil dito ng body peeler, masilya. Yan, maraming ginagawa bago po tayo makapag-top coat. Tapos liha pa. Ayan lang, maganda sa unit na ito. Napaka-presko po rito. Dahil dito sa pinagawa ni client, may bintana, may pintuan pa. Sa mga nagtatanong, pwede po yung ganyan dito kasi ito ay daanan. Wala na pong may bahay dyan. Kaya pwede yung ganitong setup. Samba ng pinto rito. Dito naman tayo sa phase 3. Phase 3. Aso. Ba, umahabol yung aso. Alright. Okay. Opya. Yeah. Okay, ito yung bagong ginagawa natin dito sa phase 3, isang Angeli with endlot corner. Yan dito, hindi pa po tayo nagpapahakot dito.
Yan, maluwag-luwag naman yung kalsada. Hindi naman po masyadong daanin to. Ito, iwawalis na lang po to pa, papunta rito sa gilid. Ganda ng bubong natin, Tam, ah. Good morning, Tam. Good morning, sir. Sino kasama mo rito? Si Marvin? Ayan. Alright, si Marvin dito. Good morning. Good morning. Marvin, half day kakahapon, ah. Saan ka ako ng motor, boss? Motor? Nang ano? Nang sa bike? Saan dong? Ah, okay. Sige. Wala ka naman galos. Wala naman. Kis-kis na konti. Hindi, walang pilay. Diretso tayo agad tayo. Sige, sige. Malaga, walang ano, pilay. So, ito, bali, ang makikita natin dito, tatlong poste. Isa rito, tsaka dun. Yan, ah. Yan, tapos dito, pinagpapatuloy lang yung ating excavation dito. Paikot. Eh, according sa plan. Kung di ako nagkakamali, mga karos, itong... Ito ay halos magkakasing laki na nito. Para nagkaroon ng dalawang unit po dito. Ang totoosin lang yan. Para siya nagkaroon ng dalawang unit. Ang gagamitin nga pala nating hollow blocks dito, mga D5. Yan, D5 po. Yan, malaki na po kasi itong corner. Malaki na yung corner niya. Hanggang doon sa likod tsaka sa unahan. Yan, para yung poste natin medyo mataba. Mataba-taba yung poste. Yan, minimalist lang. Walang nakausli. Hindi kagaya nito. Nakausli siya. Hindi kasi maganda tingnan sa loob yung ganyan na may naka-usli sa loob ng ano ng unit. Maliit na nga lang po yung extension tapos may naka-usli pang poste. Bali minimalist lang. Yan. So dito syempre habang araw-araw lumilipas, may mga ano po diyan, may mga magagawa po tayo diyan. Yan, dadami nang dadami po yung hukay diyan tapos sa makakapagana na tayo. Steelworks. Ayan, pwede na tayo magpa-order ng bakal. So ang kalaban lang naman namin pagka ganitong setup, yung ulan. Siyempre sobrang lalim ng mga hukay. Tapos kapag uulan, ayan, mahihirapan po tayo maglimas. Ayan, dito nga po pala sa first project Atina natin, magbibigay na po tayo ng punch list dito sa gumagawa. Para maikutan niya po itong buong unit na ginawa po natin dito. Ayan, ito yung first project Atina natin. Ayan, may onting installation pa dito po sa nakadang spot. Garage, tsaka faucet, tsaka dito naman sa may corner area. Yan yung installation po ng CCTV camera, tsaka dito po sa may pinaka canopy polycarbonate. Tiling pa rin po rito sa kabilang atina. Ay, si Kuya Richard, good morning po. Good morning. Yan, good morning, tsaka si Louie, good morning. Good morning. Yan, bali tiling pa rin po dito sa garage. Tapos yun doon sa toilet and bath, yan, tinatapos na lang po yan. Dala na nga po pala natin yung binili natin na hardy planks. Nagagamitin po rito sa gate. Yan, sa folded gate at saka dito sa service gate natin. Ayan, bali binili po natin to sa Wilco noong nakaraan kasama si Master Batang. Si Kuya Dindo. Ayan, mag-isa pa rin po siya rito. Kuya Dindo! Kuya Dindo, good morning! Ah, wala yata si Kuya Dindo ngayon dito. Ayan. Baka may binili lang sa tindahan. Pero nandito yung gamit niya. Ayan, bali, umpisa na natin. Magbibigay lang ako ng punch list dito. Yeah, man.
Okay na tayo rito. Ibababa ko na lang po itong mga hardy planks. So dinala ko na dito to kasi yung gate po is ililayout na po yan. Kapag ginawa yung framing, yan na po yung susundin namin yung sukat nito. Tapos dito nakapagbigay na rin tayo ng punch list. So iwan lang po natin. Bali si Master Giorgio nga pala tsaka si Kuya Dindo bumalik dun sa port project natin dito. Meron lang silang inayos na konti rin. Yan yung iba kasi rito medyo kulang pa. Kaya kailangan ilista natin. Yan, napakadami pa ng mga gagawin. Kagaya nito, wala pang application ng tile grout to. Wala pang sealant. Yan yung mga isang sample. Tapos wala pang outlet to. So lalagyan po natin ako, kumpletuhin. So tayo naman, pagka lumabas tayo, meron na rin po tayong mga nailista na kulang pa rito. Pero yung iba, nandito naman sa site. Yan, at saka yung mga konting babalikan pa. Yan, linis-linis na po nito. Ang lamig po sa mata. Yung vlog natin dito kahapon. Ang ganda ng combination ng tiles na ginamit. Yung ceiling, sakto lang yung ilaw, yung kornisa, yung kulay ng walls. At saka itong kitchen counter. Kaya napakalamig po sa mata nung ginalabasan nito. Yan, pinatay ko lang yung mga ilaw. Ayan, dumating na sila Master Jojo rito. Tsaka si Kuya Dindo. Ayan si Kuya Dindo, good morning! Hoy, good morning! Ayan, good morning kay Kuya Dindo. Tsaka si Master Jojo, good morning! Good morning! Ayan, nakasikasuhin na yun sa polycarbonate para may bubong na. Tapos nabasa naman na nila yung punch list na binigay po natin dito. Ayan, bago ako umalis ngayong umaga, bago pala tayo pumunta pala ng Metroville muna, lalagyan muna natin ito ng na sealant. Ay, isisealant na po natin lahat. Yan, madali lang naman to para hindi na makaligtaan. Sealant. Silicone sealant. Ay. Yan. Sa Metroville naman tayo. Eh si Ricky, good morning. Good morning. Yeah, may dala po tayong graba. Kasya na kaya yan, Rick? Kasya na ho yan. Kasya na. Sige. Yan, hindi ko nabanggit. Bubuhusan din po yung flooring doon sa may back area. Eh si Adonis, so good morning. Good morning. Tsaka kayo boy, good morning po. Morning boy. Ayan. Tsaka si Bilo, good morning, Lord. Good morning. Ayan, training na para dito sa stairs. Tapos binablock na rin po yung riser ng Hardiplex. Yung ginamit natin dyan yung 9mm na makakapal kagaya na ginagawa namin sa Lumina. Tapos dito, wala siyang angle bar kaya ito naglagay pa tayo. Yung walang angle bar dito na pagkakapitan po nitong cover sa likod. Kaya kailangan namin maglagay ng dalawang angle bar. Sa Lumina kasi ito meron na. Dito wala. So ano lang yung riser and footstep, tapos yung foundation niya, yung round bar na 10mm yan, yung pinaka foundation packet ng Sagdan. Okay. Dito. Bahagyang tataas to, kasi sa toilet and bathroom, kailangan medyo mataas to. Yan, mataas tong flooring natin, toilet and bathroom medyo mababa. Yan naman ay sisinsili naman namin yan. Tapos halos napapantay na nga kami dito sa flooring, yung floor area, dito sa back area na ginawa po namin. Yan, may abang tayo rito, cuts basin, yan sa clean out, tapos bubuhayin pa rin yung clean out dito pero nasa ilalim na po siya ng ref. Yan, bubuhayin pa rin natin kasi clean out yan para dun sa septic tank. Yan, para pag nagkaroon ng problema, meron pa rin pong sinusundad, diba? So ito, napansin lang namin dito, yung pinaka-flooring ng ating toilet din ba, mataas. Kailangan kasi medyo mababa po yun. Yan, always mababa siya, kaysa dito sa back area. Yan, may kasama pa sila rito, si Chichi, nando sa taas. Tanarin. Ito nga pala mga nagawa ka po, yan, training dyan. Yung electrical na rin, bago saraduhan ng PVC panel. Yan na yung riser. Magandahan po rito sa Metroville, hindi matarik yung hagdan. Nakaano po to.
naka-standard. Kaya kapag umakit ka, sakto lang, hindi matarik. Tapos yung step niya medyo malapad-lapad compared din sa Lumina. Eh si Chichi, good morning, Chi. Good morning. Halo, para sa flooring na sa baba. Ayan. Meron lang po kaming tinatanong dito kay, ano, kay client owner. Kasi yung pagbubutas dun sa harapan, tinatanong namin kung pwede. Kasi yung kable ng internet, pero maliit na butas lang naman yun, yung dyan. Kable ng internet, tapos kung pwede ba maglagay dyan ng additional na outlet para sa CCTV camera. Sa ano, sa outlet siguro napapansin ko, baka siguro pansin ko, pwede naman siguro yung sa outlet. Ayan, tapos hinihingi na sa akin nila bilog yung ano nito, yung design. Yan para sa grills, kasi yan na yung susunod na ano na gagawin po nila. Yan sa window grills. Alam niyo nga na dito. Ang sa hagdanan. Ang kahit pa paano. Maganda-ganda bumaba rito. Bali, ito yung update natin ngayong umaga dito sa Metroville. Pumayag naman pala si engineer dito na maglagay tayo ng isang outlet. At saka dyan, pwede tayo magbutas para sa kable ng internet. Ang gusto lang nila dito, maganda tingnan. Dapat ganun eh. Pwede lahat pero basta maganda tingnan, no? Yun ang maganda kasi syempre, inaalagaan nga nila yung fasad ng bahay. Yung pinaka-fasad. Pag nakita naman po kasi ng ibang kukuha ng bahay na hindi maganda nga yung tsura ng harap. Baka hindi sila ano, hindi nga sila kumuha. Kaya ganito yung ano rito, model. So ganyan din po yung sa Lumina kung bakit maraming bawal. Isa yun sa mga sagot. So okay na tayo rito. Pagbalik ko rito, may mga kailangan pa sila. Dadaling ko rito yung isang welding machine na heavy duty. Kasi magwi-window grills na sila eh. Yan, lagi nang ginagamit. At saka yung mga ano pa, mga elbow para sa fittings naman ng exhaust pan range hood dun sa taas ng bubong. Yan. Tanghali na. Ang bilis ng oras. Yan. Magbe-break time na naman. Break time. Oras na. Hindi. Yan. 11:15. Ah, pagbalik ka. Yan. Hinahanap na ni Bilog yung welding machine. Let's go. Ayan, tanghali na naman, no? Ito, kakatapos lang natin na mananghalian. Yan na, after break time, pabalik tayo muna ng P6 para kunin yung isang welding doon na malaki, dadali natin sa Metroville. Tapos yung nasa Metroville, babalik ulit tayo ng P6. May konting kailangan pa naman sa P6, kinukompleto po kasi natin lahat ng nandun sa punch list. Bali, after po natin dito sa P6 at saka sa Metroville, dediretso kami ni Mrs. Atrese. Meron ulit tayong bubuksan na project dito sa P4. Isang inner na row house na naka-line up din po sa amin. Yan na, labing init. Kaya kailangan lagi magbaho ng tubig. Yan, okay na tayo rito. Ayan na, may polycarbonate na rito. Tapos naikabit na isang CCTV camera. Yan. Yan, naka-polycarbonate na. Yan, hanggang ganyan na lang po talaga. Tapos may dala na tayo para makompleto yung mga accessories dito. Tapos yung drop light para dun sa gitna. Dito naubusan na kami ng buhangin dito. Then semento din. Baka yung buhangin to follow na lang kasi wala nang office. Yung semento mahahabol natin para may magamit sila rito. May tubig pa kayo dyan, eh? Meron pa? Okay. Mamayang hapon, ay, mga kailangan nyo sabihin nyo, ha? Pabalik-balik, ha? Hindi kayo sa dalawa. Ayan na, ubos na kasi yung ano, yung buhangin pala. Iyan na. Dito naman pag nabitin yung trabaho namin dito dahil sa materyales, pwedeng pumesto muna si Kuya Richard at saka si Louie dun sa pastry. Buti kong lagi open yung gate pass na yan. Yan nga, yan ang problema rito mga karawas. Yung sa gate pass, hindi makakapasok ang materyales kung wala tayong gate pass. Yung gate pass form kasi namin expired na. Yeah, expired na po siya, 1 week lang. Sa mga matagal na nanonood dito sa aming channel, 1 week validity lang po talaga. Kaya kapag nakaligtaan mo
at hindi mo talaga na monitor na nauubos na yung materialis, yan, walang gagamitin. Anyway, yun naman, doon sa ginagawa ni Kuya Richard, kailangan talaga natin doon ng buhangin pa. Mukha nga lang mabibitin, gawa ng yan, hindi kagad po naisabi sa atin na hindi sila nakapagsabi sa atin na may kulang na. Itong Louie na to eh. Si Louie. Yari pinake. Si Louie, lutang. Okay. Tara. Metroville tayo. Tapos babalik uli kami dito. Dito na tayo sa Metroville uli. Ito na yung update ngayon. Bali, si Kuya Boy, ayan, nagsisinsil na po dyan sa may harapan. So okay naman po daw na maglagay ng outlet po rito. Single outlet lang para sa CCTV camera. Ayan. Tapos dito naman sa may medyo aga, may nakabang naman na receptacle bulb. Hindi, may nag-iwan na akong pambili. Kanina umaga, meron dyan. Tapos dito, yung trabaho ng welding, namamatay-matay yata yung ano natin, yung maliit na welding machine. Saka mag-invest na rin tayo ng bago. Tapos dinala ko rito yung heavy duty. Ayan, heavy duty natin. Tapos dito yung buhos. Ayan. Yung buhos ng flooring. Ayan, mga localizers. Diba yun? Papunta tayo ng SM. SM. Kami ka. Down muna, padaan. Grabe ang init, no? Tapos sabay papasok ka ng ano, ng mall. Oh. Ganda ng kotse, okay. Bili tayo niyan. Apat na ganito kaliliit. Bilang din kita niyan. Pan display. Okay, tara tayo. Here, SM. Wow. Okay, habang nandito po kami, bali, shoutout muna, no? Shoutout kay Sabado Langgang, Perry, kay Yui, kay Jazz, kay Ruben. Shoutout sa inyo, ingat palagi. Also kay Sir Monique. Yan, shoutout na rin. Eh, gusto rin batiin si Mrs. Yeah. Shoutout kay Isha, happy birthday. Sana maging lalo matapos. Yan. Yan, alak po siya ni Ma'am Kelly yung ginawa namin ng bahay dito sa P Street, Lumina. So ito, may asikasuhin lang kami, then pabalik na po tayo sa Lumina para makapagbigay ng update. Tara. Lapit na tayo sa Lumina Phase 4 and Phase 6. Grabe, ang tindi ng init. Wala ko na gano'n mag-iisip. Baka-init. Lapit ba yung cellphone? Yeah, shoutout kay Candy. Shoutout daw, Candy! Hindi masyadong kita against the light eh. Happy birthday, Isha! Ang init, grabe. Yeah. Woo, init. Oh, yung nireklamo mo kanina, nandiyan na, ang bilis oh. Yes. Oh, buhangin. Tingnan natin. Ayan oh, biglang nagkaroon ng buhangin oh. Oh, di ba? Saan na yung Louie na yun? Ayan oh. Kaya Richard, baka may kailangan ka na naman ah. Dumating ba kaya Richard ang simento? Oh, may diba? Simento na. Nasaan yung simento? Bilis. Oh, yung simento. Oh, bilis na. So, si Louis. Oh, may kailangan ka na naman? Wala na. Wala na. Meron ka na naman dyan kulang tayo. Si isang peraso. Hindi kasi nagtatanong eh. Hindi ka nagsasabi. Hindi kasi nagtatanong. Hindi siya ka naman. Tama ka naman si Louis. Papabalikin mo kami. Dami isang perasong tiles. Kailangan ka na. No? Kailangan magtanong. Ayan yung update dito. Tapos bahagyan na kandala po yung sa dulo. Ayan yung tiles na ginamit dito sa flooring, 60 by 60.
Yan, bali ay combination lahat to, puro gray lang. May light, may dark, saka may medium. So ito yung semento, buhangin. Kahit pa paano, meron na kaagad tayo. Bilis. Yan, dito pa ho kasi, paikot dun. Tingnan mo yung tile cutter na to, Jaya. Hindi na kailangan ng grinder. Pag walang kuryente, di ba? Ito mga po pa kasi, binili ko po kaagad at binili namin ni Master Jojo. Kung sakali pong hindi kaagad makabitan ng kuryente to, itong unit na to, ito kasi ay ite-turn over na ng kabila. Yan, pero naka-schedule na po to, itong kontador natin. Hanggang ngayon wala pa. Pero... Tapos yung ano nga lang po na to, tile cutter na to, hindi pwede sa 45 degree cut angle to. Pang ano na to, mga pang flooring, pang siroro. Eh, lumuog na yung bahay ni ma'am, no? May bar counter sila. Yan, dyan, gilid. Ito. Minimalist lang yan. Minimalist na lang. Itong part na to? Dining area to. Dining. Dining area. Ito na yung sala nila. Pinakasala. Tapos sa may gilid. Kitchen, tapos yung corner doon, kwarto. Ah, kwarto yun? 4 bedroom to. 4 bedroom. May kwarto lang dito sa baba. Oo. Siyempre, pag hindi mo na kayang umakyat sa second floor, di may kwarto rito. Talaga pala pinto. Meron, siyempre. Meron yan. Yan, naikabit na nga rin po pala yung downspout dito. Ganyan po yung kanyang itsura. Yan. May tumatawag. Baka si Sir John na to. Yan, si Sir John. Kakabit na ng aircon. Sir? Sir, nandiyan na po kayo, sir? Ako po, kararating lang, sir. Papunta na po ako, sir. Ay, sige po. Sige, sige po. Salamat po. Sige. Tapos yung drop light dito. Yan, tapos yung ano rito, yung polycarbonate nga, at saka itong CCTV. Yan, halos okay na. And dito naman po, unti-unti nila nababawasan yung mga punch list natin dito. Yung mga cover na. Ang linis na lang ito. Yan na yung pintuan. Pintab na uli. Ang linis-linis na. Kaya dito may sumabit. Oh. Mga pin light. Sa mga pin light. Oh. Ayun. May sabit-sabit. Sige ha. Ayan. Sa CR? Nadali mo dyan yung sa likod. Ayun, linis na rin ito. Ayun, linis na. Ayun dito, makbos. Ayan, oo. Oh. Umay na nga pala. Ayos na. Switch, meron na rin. Yan, kakompletuhin na lang yung iba pa. Pwedeng-pwede na i-turn over. Mas maganda sana kung may Korean blinds. Na. Tsaka dun, sa may bintana. Mas maganda sana kung lahat meron. Tsaka dito. Tingnan natin kung makukonvince natin si client na pakabitan na to para dire-diretso na may turnover. Yan, papunta na ho kami ng pastry ngayon kasi nandun na yung magkakabit na ng aircon. Tara. Okay, dito na tayo sa pastry. Yeah, magandang araw, Sir John. Hi, good afternoon. Yeah. Sir, ano ba yung kakabit natin dito? Accelerator. Carrier, sir, yung Aura na full DC inverter, yung top of the line model ni carrier. Ilang horsepower? 1.5 po. Yun, no? 1.5. Si Loreto. Pinakamagaling na installer. Ayan. Sakto naman yung bracket natin, abre. Nasukat mo naman, ha? Oh. Yan, may abang na po tayo dyan ng linya sa breaker dun sa baba, sa main. Bali, installation nito, wala po siyang socket. Nakatago na yung linya.
And very minimalist ang pagkaka-install. Yan. Yes, and yung kakapit. Tapos ayun yung pinagawa po natin sa mga installer natin. Doon dadaan yung copper tube line sa DDoS. Yung sa drain naman nasa baba. Diyan naman po dadaan yung sa drain ng ating aircon. Kasi ito na yung linya na naka-breaker po sa baba. Okay, ito na yan. Yung aircon. Yan na 32 amperes. Pinaka outdoor naman natin, doon mapupunta. Yan sa pagitan po ng dalawang bintana na yan, nandun siya. Yung lagay naman natin dito ngayon, halos patapos na to. Ayun yung copper tube line. Tapos yung sa overflow niya. So nandito na rin. Ayan sa gilid. So kapag magre-release na ng tubig dun sa indoor, dito na yun, ano, dito na yung pupunta. Tapos ayusin na lang namin yung mga ano rin syempre, yung mga butas na ginawa ng pinagsinsilan. Okay na rin sa copper tube line dito, bali yung sa drain na lang. Ikokonnect na lang, pati yung sa pinakamagiging supply ng electricity ng indoor. Ito yun. Yan, dito yung i-coconnect. Ito mga ka-Ross, medyo 6:30 na yata ng ano, pero maliwanag pa rin. Yan, 6:30 na ng gabi. Yan, nakaangat na yung breaker ng AC. Yan, bali kompleto na, no? Naka-install na rin sa tubig na. Okay, okay. Yan, bali hintayin na lang yung drain na kung may tutulong po dyan. Tapos sa taas naman pagaganahin na po yung aircon. Yan. Ayan yung drain kinakabit na ni Loreto. Ayan. So dyan na po yung takbo ng tubig dyan. So si Sir Jan naman, pinapa-under na yung aircon sa taas. So yun naman yun eh, kapag ka nag-release na ng tubig dyan, ayun na, umiikot na po yung outdoor, yung condenser natin. Yan na, ikot na siya. Taas tayo. Ito naman yung likod ng ating studs. Dito, yung metal studs at saka yung sa hard duplex. Bali yung sa loob ng partition. Yan kung bakit kailangan pumaon na to. Yan kung bakit kailangan pumaon na yung installation niya bago namin tapusin to. Ayan na si Carrier. Carrier! 1.5 no, sir? 1.5 yan. Yan, 1.5. Para sa ganitong maliit na ano, na kwarto. Pinasobrahan na naman. Oo, pinasobrahan na, no? Para ang lasan yung sealant nito. Ayan, yan pala yung ano, no? Yung filter. Sir, ano ba yung kinakabit natin eh? ST filter, sir. Okay. Pansala ng mga dumi. Dumi. Bukod pa sa pinaka-filter niya. Bukod pa sa ayos. High density filter. Yan, no? Ayos, may ganun pala, no? So, sakto lang naman po yung location regarding doon sa plano. Ito, sir. Ito po yung nililinis. Buwan-buwan. Ito, ito. Opo, kasi okay. Dyan na ipon yung aligabot. Okay. Bali sa... Pinalik naman to sir, si Carrier, yung Aura, magnetic po siya. Ah, hindi nakagaya nung iba na parang hirap isokso? Eh yun, yun o. Yun ang advantage pala rin. O, diba? Aircon. Tapos dito sa drawing, dito po siya naka-locate. Yan, tapos yung gap nito, 30 cm. Yan, ito may space pa. So kahit naglagay po si client ng space dito, ang ano niya lang siguro rito, hindi masyado nakatulog sa kama. Yung buga ng ano, aircon. Hindi tutulog. Ayan. Pag-expose yung tubo natin. Bali dito, sadya pong inuna muna yung ano, yung indoor.
indoor. Pero sa amin, sa renovation namin, kailangan to mas maganda na eh, pinturado na. Pero ito kasi ay kailangan mo nang ipakabit o ipa-install para po ano, matapos namin yung partition. Bali, iwasan na lang po yan sa paint, babalutin na lang. Yan, nagbibigay naman sila ng plastic cover nito. Pero natakot din sila sa akin, sir. Pero kahit wala, sir, pwede naman, pwede na namin balutin yan, ha, Jerry. Tapos itong remote control and manual, yan, itatago ko muna. Yung holder, sir, nandiyan. Nandito na rin, ha? Ito, okay, sige. Itatago ko na lang muna sa bodega. Diba? Tulungin ko lang, sir. Sige. Yan, para tayong Spider-Man dyan, ha. Yan na, sinisilant na lang, no? Di bali, after nyo naman gawin yan, at yan na rin namin. Ida-double check din namin para masigurado. Yan na. So, sir, palagyan mo na lang. Oo, kami nang bahala dyan. Yan na. So, promote natin, no, sir? Promote lang. Sa mga gusto nga po palang magpakabit at magpa-install. Supplier and installer na, no, sir? No? Yes, sir. Supply and install po ng aircon. Contact lang kayo sa page namin. Popost na lang, sir. Yan, okay. May discount yun. Yun, no? Ano nga pala, sir, dyan ang ano nito? Warranty. Yan. Sige, dati kasi, sir, si Carrier, 5 years compressor, 1 year parts and labor. Ngayon po, naka-extended warranty siya. 10 years yung compressor. 3 years po yung PCB board, 1 year parts and labor. Wow! Taas pala na, no? So, ayan na, narinig nyo sa mga gusto po magpa-install. Shout out! Ayan o, shout out sa family ni Loreto. Ayan o, at saka sa misis at pangalak ni Sir Jan. Shout out kay Gladys. Ayan o. Kay Sia, kay Calix, saka kay Waki. Okay. So, bali yung package po pala natin, Sir Jan, no? Wala nang hassle kasi nasa inyo na lahat. So dadalhin na nila yung unit, install na rin nila, at sila na pong bahala. Tsaka with warranty, sir. With warranty. Okay. Bali ito, mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng anong araw ngayon? Biyernes. Yun o. Biyernes. Yan. Nandito tayo sa Bintana. So kita-kita na lang sa susunod na video. Napaalam po muna.